Yon! Kaway kaway, mga from the Philippines, mga from Singapore, from Qatar, Middle East, ayan, Australia. Yan ang mga kapanaliks natin na mga masugid na sumusubaybay. Na-miss ko kayo guys. Medyo matagal-tagal tayong hindi nakapag-live. Ayan, hi sa mga kapanaliks natin. Ay, from Cabanatuan daw, si Sir Rai. Si Ma'am Trinatan, nandyan din. Hanip si Ma'am Trinatan, sumusulpot eh. May pagsulpot na nagaganap eh. From Laguna, puro probinsya. O from Cebu din, si Sir Yuri, oh. Nandyan, no? So, it's been a while since last tayong nagkausap-usap. Medyo na-busy tayo this past few months, ano? May tayong mga out of the countries na naganap. Almost every month, meron akong out of the country since January. Siguro mga apat na bansa ang napuntahan natin. And na-miss ko to. Na-miss ko tong makipagkwentuhan sa sarili ko. Gagawa tayo ng assignment. By the way guys, today's your day. Pwede kayong maglagay ng mga concerns nyo. Pwede tayo mag Q&A today. Kaya parang radio station lang tayo. DJ Kitlat. At your service, you can put in your questions, whether about technicals, about my trading style, about intangibles. So yung mga anything related sa trading, wag lang yung parang slam book, ah, na ano, what is love? Iiwasan natin yung mga ganong ano. Pero syempre hindi ko mababasa isa-isa kasi medyo mabilis yung feed ng comment section. Pero I'll try to catch up dun sa mga important, no? Yung mga impactful. Speaking of impact, yan! So, I'm sure all of you guys are already familiar with the incoming impact in the Middle East, gitnang silangan. Yan, this coming March 23 to 24 in Dubai. And then another run a week after that in Qatar. So that's March 30 to 31. It's gonna be a 2-whole-day workshop about my trading. How I trade, how I screen stocks, how I pick stocks, saan ako usually nag-buy, saan ako usually nagsisell, how I size my position, and of course, how I troubleshoot ang ano natin, challenges and struggles na na-encounter natin sa trading. Every day yan, meron yan. Mabagong lumalabas. As we grow, palaki ng palaki yung challenges, ano? Pero hindi tayo, wawala ng pag-asa kapag kami mga challenges. Gusto natin yun. Pagka malaki yung challenge na ibinibigay sa'yo ng universe, ni Miss Market, ibig sabihin, you're a bigger person than before. So, be thankful. Kumbaga, instead of saying, ayoko nyan, pass ako dyan, sabihin mo, try me. Don. Power, try me, Miss Market. Kaya kong i-handle yan. Kasi believe me, if you're gonna stay in this game, in the next 10-20 years, there's gonna be a lot of challenges along the way. It's not a straight line, ano? It's not a linear straight line. So, pa-zigzag ang success natin sa trading. So, sa mga merong kamag-anak, kaibigan, sa Dubai and sa Qatar, please tell them to attend. I might close the registration very soon kasi medyo, especially sa Dubai, ano, marami tayong mga attendees sa Dubai. Okay. And Qatar is already filling up as well. So, if meron kayong traders na kilala na nakatira ngayon sa Middle East, please tell them this good news. 2-day workshop yan. Whole day yan. Paguran yan. From 8 a.m. to 5 p.m. yan. Kapanali. Working break? Ayun ang signature ni Kidlat eh. Working break. Walang iihi. Walang magpapahinga. So today, we're gonna do a charting first. By the way, as always, yung mga stocks that
I will be discussing are the stocks that I'm trading or yung mga nasa watchlist ko. So, if dun sa mga bago pa lang na nakikinig sa Kidlat TV, so wala, I don't trade blue chip, yung mga heavy caps, wala yan. We focus on penny stocks, yung mga high flyers, yan, yung mga volatile stocks. So, for blue chips, wala. Yeah, wait lang, i-ready ko lang yung ating, yun! So, good afternoon again, guys. Thank you for listening and for viewing my stream. Salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Papasok na tayo ng end of first quarter. Last month na natin for the first quarter. Kamusta ang trading performance? Yung iba mukhang naka-ano? Nakabomba ng matindi. Kumbaga parang some of the ZFTs are already made for the year. Axe, Palzer, sila, all yung mga ZFT mentors natin, yung mga nakasama natin sa Hong Kong sa ZFT Mentor Summit. Magaganda na rin yung more than 100% na rin yung mga performance nila. Diba? Kaya pa kamot-kamot na lang na itlog. Mga beshi, and they are very picky na kasi syempre tumalaki yung portfolio from the starting capital ng January. So, syempre sa trading naman, dalawa lang naman yan. It's all about making money and at the same time protecting. Yun! Ba kailangan matuto rin tayo mag-protect ng money natin? Hindi tayo bira ng bira. Diba? Kasi mahirap na, ano? As for me, so far, it's been a good year. Itong first 2 months natin, the market has been very generous to us. Ang daming mga speculative plays, ang daming mga high flyers na nagagana. Pero syempre, we only focus on the technicals. Bayaan mo na sila kung sino yung mga telco-telco na yan, mga third telco na yan. We don't analyze that. Sayang lang sa brain cells natin yung mga ano, no? All you need sa trading to be profitable is yung chart lang. And of course, you. It's not only important to be in the right place and at the right time. Ano kailangan? You have to be the right person in the right place and in the right time. Tignan muna natin itong market natin, the index, PSEA index. So it's now, again, ano, testing support. Ayoko yung mga ganitong the moves eh. Kasi it's going back to the support in a very short period of time. Supposedly, yung previous touch niya sa 100 MA was nung December, ano? Tignan natin ang ano yan. December. After just a few months, ngayong Feb, end of Feb, tinatch niya ulit yung support. So, hindi magandang tinitest yung support. The, ano, kasi kakatest lang na 100 MA. Then, tinitest ulit. Ayan, so, supposedly, ang gusto natin kasi is that after, kung ano yung tinest niya na support during the retracement or the correction, ang gusto ko, ang inaantay ko dyan palagi is mag-breakout yung MA na yun. Like in this case, MA, moving average support, ano? Dapat mag-breakout tong blue line doon sa resistance after. So, ang resistance na pinag natin is ito. All-time high ng index. Kalin natin itong dalawang box. Kalin na rin natin yung... So, nandito yung breakout point natin, ano? If you'll notice, yung 20 MA nag-breakout na sa 86, which is okay. Ayan, umangat na siya dun eh. 50 MA nag-breakout na rin sa 86. That's also a good sign, ano? Pero look, yung 100 MA, which is yung MA trail nito, the nest niya, hindi pa nag-breakout na siya. And this is bad. This is a sign of . Pero I'm not saying that it's gonna already reverse in a downtrend. It could go sideways. Well, could make a bigger base. Pero dapat hindi niya pinabalikan yun agad. Kanyang mga the moves. Thread, light. Nang may advice ko sa inyo. Wag all in ang all in! Okay, so that's my sentiment for the index. This one is a sign of weakness. Ang ibig sabihin nito is that the previous breakout was not strong enough kasi hindi siya nakapagbuelo ng sobra. Bibigyan ko kayo ng sukat, ha? Sukat akalain! So, ang retracement nito is from here
up to here. So that's 8% retracement. Now, hypothetically, hindi kayo mabuti guys, kasi ito yung mga trade secrets natin na ginagawa, no? So, ang upside nito was only from the breakout point, ang naging upside nitong index natin. Hindi na natin kukumpute yung ano, so sukatin na lang natin, bagay-bagay. 5% from the breakout point. Yung naging upside. Now, let's say, tapos ang correction niya is 8%. Yun yung mabuti yan. Let's say, kaya ako sinabing, this is a sign of weakness. Kasi, masyadong mahina yung naging up move. Masyadong mahina yung naging breakout. Kaya nung nag-retrace, masyadong malalim. Now, hypothetically, this yung breakout niya was 5%, ano, up. Hypothetically, gawin natin tong yan. Kunyari, umabot ng 13,000. Hypothetically lang. 15,000. Ay, 15% yung naging up move ng ano, after the break. Yan, ang tagal ng breakout na yun. If I'm not mistaken, that was kailan ba ito? Picnic. Eh, simula pa lang dito. 2050. That's 3 years breakout, ano? Anyway. Yan. Now, dito, let's say, hypothetically, ang naging up move nitong index was 15%. So, susukatin natin yung downward correction from that point. So, gagawin natin sa 8.4. Make it 8.4. Yan. Sorry, may pag-ubo na naganap. So, parehas 8% yung naging downward, yung correction, ano? 8% yung, ayun yung ginawa nating reference point. So, if ang nangyari is like this, kunyari, nag-breakout siya ng dito, breakout siya na hanggang dyan sa taas, till 9,900,000 siguro. Then, bumagsak siya ng 8%. Kung ano yung ibinagsak niya ngayon, parehas lang. If mapapansin nyo, yung chart natin would still be in a good higher-low formation. Ang ganda ng correction pagka ganyan. So, pwedeng, kahit, ibig sabihin, kahit bumagsak siya ng mas mahaba sa 8%, ang laki ng buffer mo. So, still you're still above the breakout point. Pwede ayun yung maging belo para makapag. Pero, yun nangyari sa index. Ito yung magandang scenario. Yung ganitong move is a very strong move, ano? Ito natin. Pero ang nangyari sa index kasi, breakout siya. Pero hanggang 5%. Kaya yung correction, yung sell down, masyadong kinakaya. Bumabalik. Ipagbalik dun sa breakout. We all know, yung mga pagbalik sa breakout point, ayaw natin. That's a sign of weakness. Ayaw natin na bumabalik sila below the breakout point. If above the breakout point, if dito lang yan nag-retrace, okay na. Maganda yan eh. That's a normal retrace. Pero, gumusok. Anyway, my advice, tread lightly. Look for outliers, ano? Look for yung mga hindi sumusunod sa index. Mga galawan. Right now, nandito tayo sa downtrend leg. Page ng tayo natin M. First lower high. First lower high. Then ayun na yung lower low natin. Assuming magko-continue yan. Eh, ganyan ang mga makikita natin. So yung ganitong galawan, ang trade idea diyan would be sideways. Ayun na yung pinakamagandang bias, sideways. This should support this one. Pero ang bearish bias noon is that's already a nakikita niyo diyan. Head and shoulders maneuver. So kapag ka nag-ano yan,
bumenga yan dyan, karoon ng another downtrend, head and shoulders tayo. Pwede, possibility, tapos, that's a bearish indicator. That's a reversal pattern. Now, sabi ko nga kanina, if nag-support dito, again ha, pagka magkakaroon lang to ng another downtrend leg, sinasabi ko, kasi so far it's already showing signs na meron tayong because of this lower high. Syempre ang pinaka pagka nangyari to, kapag na-hit itong level na ito, pinakamagandang best case scenario dyan would sideways for the trend to yung volatility ng stocks during that sideways matindihan. Mga tipong bulagaan 'yon. So ayan yung magiging best case scenario. Again, ayan na yung best case, hindi kasi yung breakout, possibility ng breakout after hitting that. Pa natin masyadong kinukonsider. So, miracle ang mangyayari diyan. Miracle scenario. For a conservative best case diyan. If and only if mahit ito. Yun, that's my take on the index. Tread lightly. Masyadong may sa gambling, meron tayong tinatawag ng mga loose bettors. Mga bira lang ng bira sa pagpusta. Masyadong inahawakan mabuti yung pera. Sa trading, may ganun din. If you see yourself betting loosely, yung maluwag yung hawak mo sa pera, sa capital mo, may may mali. Paminsan nangyayari yun kapag yung normal mo na 25% allocation lang, nagiging 50% allocation because of yung mga recent events. Diba? So, ang tawag natin doon is recency bias. Recency bias goes like this, yung tipong nanalo ka ng trade, yung previous trade, yung last trade mo, panalo. Next trade mo, panalo ulit. Ganun yung nagiging thing. Tapos nagiging strict na siya. Then, ang end up nun, Superman effect. Okay ba? Next. So, titignan natin ang ating watch list for next week. So, again, ang watch list natin are those ng mga highly volatile stocks with a little bit of liquidity para makapasok tayo with ease. Makapasok and makalabas tayo with ease. Okay. So, letter A. Upisa natin sa letter A. Jan Apacible. Si Jan, nakilala niyo ba si Jan Apacible? Mukhang alam ko na kung saan ka pupunta. Pati ba naman ikaw, makikisaw-saw ka doon sa Cordapia na yon? Nandito ako. Mas bata. Mas sariwa. Kung nahiwagaan ka sa kanya at kung anong kaya niyang gawin, kaya paborito siya ng mga lalaking bariya lang ang pera, tikmo mo muna ako. Hindi mo na kailangan magbayad. Yan, Apacible. So, itong APC, as you can see, ito yung nag-sealing. Alam mo, takang-taka ako dito sa APC. Di ba may 3 long red candles? Itong 3 long candles na to, dito nakakapagtaka ko. Why? Because if you look at the volume, during the nag-sealing to eh, wala tayo yan eh. Absent tayo yan eh, during. Then the next day, that's a classic blow-off candle. When we say blow-off candle, ang pinakauna yung titignan na characteristic ng blow-off that it should be a long red. And yung volume. The volume of the blow-off day should be higher than the previous day. So, as this one is a classic blow-off candle. And pag nakakita tayo ng blow-off candle, we expect that yung stock babagsak to ng matindihan. We expect expansion candles or yung mga candles na malalaki yung range na pababa. Pati yung bounce, tapos nag-bounce siya. Gusto natin yung mga ganyang volatility kasi yung mga nakakachupita tayo in trend. So this one, bounce ito, 70s. So during nung Friday, live natin na inaabangan to. Ang magandang nga nito is mag-doji, pero this one is called an OD. One-day reversal candle. Kasi nagkaroon ng
bullish momentum nung afternoon session. Diba? Hindi lang siya bounce candle. If you read my Kidnut Chronicles about the bounce play, sabi ko day 1, day 2, and day 3. Day 1, day 2, and day 3 yung ano, yung bounce play. Sa ODR, day 1 and day 2 is magkasabay. Ganarn. So, yung acceleration day nandito na rin. I hope yung mga nakapasok sa APC, hindi kayo nakabili sa closing. Mas maganda if nakabili kayo during nung dito banda, malapit sa 56 levels. 56. Pag medyo mataas na dito, sa pag above 60 na, kailangan magmadali kayo. Magmadali kayo, mga mga guys, sa pagbenta. If and only if you are looking at a bounce setup. Okay? So, hindi ko na alam kung ang setup na hinuhope nyo is magbe-breakout siya dito sa previous resistance. That's a different play. Pero if you're a bounce player, kung gusto mo lang tong nakawan, okay, during nung Friday and siguro early next week, ang sell natin dyan would be, we're gonna use yung inverted Fibonacci technique natin. So, pwedeng dito sa 30, 67 to 6, ipasok na natin na 69! Diba? 69. So, maswerte na tayo if umabot na ng 76. Again, depende yun sa ano, no? Sa setup na gusto mong tignan. As for me, yan lang. Very conservative. 69! Tapos, bigla pala nagsiling, ano? Titignan natin sa, ano yan? Intraday yan. On Monday. So, paano pag nag-gap down? Marami pa rin possibilities. Okay? Okay, okay? Next. Magpanakaw, dito ka mag-trade sa CEI. Sa CEI, if iti-trade ko to, hindi ko kasi ito tinitrade, pero if iti-trade ko to, sell on strength. Strictly, sell on strength. Doon ka magsisell doon sa week, sa upper weeks, and look at those upper weeks. This one is a good breakout buy, ano? Sa, EOD buy ito. Itong candle na to. A good EOD buy. Then the next day, may pag-gap up. Tapos, sell on strength ka na dapat. Ang tinitignan mo dapat na sell zone, ganito. As ito, yan. Kailan bumibeng ka. Parang namamatay siya paghapon. Pero meron pa itong ano, may momentum. Natin ito tinitignan, ano to? Downtrend to. So, wag na yan. So, wag muna tong CHP. Kahit mag-bounce yan dito. Pero gusto ko lang, kaya ako wala itong nilagay dito, is gusto ko lang i-mention na itong nagka-nakawan dito. Sa parte na to, ano? Marami ba naging hopeful dyan? Marami ba naging hopeful dito, mga kapanaliks? Nakakala natin, ZS na. No? Depende sa inyo. Ako kasi, I am not a ZS player, eh. Diba, alam ko yung ZS. Alam ko how it works. Ano yung ano niya sa trend, pero ako kasi I am more on the side na I respect 100 MA to resist, especially in a downtrend. Ano? So this one was expected, itong CHP. If you remember, if you watched my previous streams, nakita natin yung bullish divergence dito sa CHP, ano? Yung sinabi kong ang word natin doon was a sliding divergence, ay nag-catapult doon sa ano, sa presyo nito to go higher, no, to test the 100 MA once. Kasi ang ano nito is 100 MA trail, eh. Ayan, makikita natin multiple times dinatouch yung 100 MA. So tayo diyan mga occasions doon talaga nagre-resist, no. So we have to respect that. And then here nagkaroon lang ng mga konting ano, eh, pagpapaasa na naganap. So nag-breakout siya doon sa 100 MA. Then ano, for those of you who do not know, ako kasi I don't use MAs as tradable levels. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko sila ginagamit as breakout points. Hindi ko sila ginagamit as anong tawag dito? Breakdown points. Okay? Iba ang use ng MAs for me. Di yung tipong mas more on sa Darvas. Sa Darvas ako nakatingin when it comes to breakout and breakdowns. Ganarin. So, kasi itong MA is very dynamic. Every day, nag-change yung presyo niyan. I like my support levels and my resistance level to be exact
prices ano, or a range of prices, kunyari piso until 1.10, ayan, that's your resistance kunyari. Diba? Pero dito kasi sa MAs, very dynamic siya, onting volatility lang ng ano, nagbabago agad yung presyo ng stock ay nung MA level. So that's why marami na wiwipso dun sa mga MAs. Pero I have a couple of trades pa rin naman na ano, sa trail stop siguro, that's for 20 MA. Pero usually kapag gumagamit ako ng 20 MA trail stop, meron in confluence on with the Darvas breakdown. Ang naging reason kung bakit binomba to 100 MA is of course yung bullish divergence dito. Pero 100 MA is strong enough to resist the price. That's why nagkaroon ng, this one is a new low, which is bad, ano. So, onting tulak pa, bes! Onting tulak pa, downtrend. Ako, iniiwasan ko muna to. Ang ganda ng ibang mga stocks, eh. Tapos, gusto mo rin. Yun na, no? So, DD kaya ito pumasok sa watchlist ko because of the recent breakdown dito sa isang napakalaking descending triangle. Okay, so hindi siya nag-breakout dun sa ano. Hindi tayo nag-sumugal doon sa loob ng descending triangle na naganap dun. So, instead, pag-breakout, tumuloy. Of course, descending triangle is a bearish pattern. But after the breakdown, nagkaroon agad ng reaction si DD. With this one is a bear flag. Okay, pero ang titignan natin na resistance to test here is itong 35 level. Malalaman natin kung meron tayo mga bounce play opportunities. Pero pumasok na to sa radar ko cause magandang bounce play to. You are profiting. Again, ang sinasabi kong ano sa bounce play, di ba? You're gonna be profiting from the emotions of losing traders. You're gonna be profiting from the emotions of losing. Kasi yung mga losing traders, akala nila reverse. Hold lang. Pero ikaw, bubomba ka lang dun sa bounce. Dun ka lang magpa-profit. Sa short-term up move. Then, alis. Hindi natin kailangan magmadali dito sa dito. Pero that's the retest. This one is a retest. Tapos, and of course, yung mga MAs din. That will resist definitely. Unless otherwise stated by the market. Next one, yung namatay. May pagpatay na naganap. This one is a classic RSI 70 resistance. Diba nandun, ayun yung DNA nitong DNA. That's it's anatomy, ano. Woo! Ayun, nagre-resist yung RSI 70 natin. So that's a classic sell on resistance. Ba't ba natin ito tinitignan? Ayan, illiquid nito eh. Diba kasi baka merong ano, no, opportunity for reversal, ano? Kasi ito, this one is technically already going sideways. Kasi, kung mapapansin nyo, gagawin natin logarithmic to para ma-appreciate nyo yung chart. Ayan. Kung mapapansin nyo, it's been a long time, no? Na nasa ilalim siya. No? May pag-test na nagaganap. This could go or a sideways move. Ayan na. Pero, binabantayan na natin. So, ibig sabihin lang nito, hindi na siya downtrend. Ngayon, may invalidate lang yung hypothesis natin na yun if nag-breakdown na siya dito sa create na siya ng another lower low. That's for DNA. And next one is CCP. Dito maraming umiiyak at natutuwa. Iyak tawa to eh. This one is an iyak tawa stock kasi yung mga ano nito nagsisiling ano sa sobrang gaya. Ako hindi ko na nasakyan tong ceiling previous ceiling niya. Congrats sa mga nakasakay, ano. Classic ceiling play, ano. May pag-bounce. Pero this one, as you can see, technically speaking, this one still in an uptrend. Nagkaroon lang ng overshoot MA trail siya. So yung previous trail niya was 20 MA then na break deal. This one is a breakdown with confidence, long red candle, ano? Kaya tapos the break dito, ito kasi ang nangyari dito sa ECP, classic bear flags. Mga bear flags tayo dyan na naganap, ano? Pagka may mga bear flags na ganyan, antayin yung mag-breakout na lang yan bago may for a long position. Pero this one is
a bear flag. And then another one here. So, mga continuation patterns yan, ano? Itong flag dito, nag-ano lang siya eh. Nag-stall siya because of this support eh. Pero, na-break. So, right now, sinasabi ko kanina, technically speaking, this one still in an uptrend. Kasi tinitil niya pa rin yung mga MAs natin. Ano? Pero, ito kasi, might as well, huwag mo nang isama yung MAs ano, sa analysis. Baka maging hopeful ka lang dyan. Eh. Masyado siyang malikot. Mga overshoot na nagaganap. Supposedly, dito, nag-ano na siya. Pero hinabol, nag-rebound na siya dito, pero hinabol niya kasi ito. Port dito. Eh. Kaya dito siya umano. After that test, this one is an overshoot sa 20 MA resistance. This 20 MA, itong 20 MA na to is now resisting. Kaya itong candle last Friday, bumaba na siya dun sa 20. So, if you're looking for a trade idea, just look for a retracement. Ano? Kasi, yung intraday, ano naman ito ni, ano, volatilities naman ito is tradable. Pero this one is very deadly. So, you can look for a trade idea here. May two red candles ka na, and wait for another one. Pero masaya yan kapag ka nag-breakout. Itaas! 74 area. Ingat-ingat kayo dyan. Kakanakawan dyan, mga beshi.